O, pag-usapan ulit natin mga kababayan yung mga nagbabagang balita ngayon. Si Panilo po, Duda. Duda po doon sa naging statement ng ating Pangulong Bongbong na pinigil ng ating Pangulo yung impeachment. Kung may nagpaplanong mag-impeach kay Sara Duterte sa Congress. Yan yung sabi ni Panilo. Sabi niya, regardless of the statement of PBBM to Congress not to file the impeachment, a complaint against BP Sara, she will still be impeached because that's the political agenda. He is only saying that so he could not be accused of masterminding it. Nothing happens in Congress without the approval of the president. That's the political reality. Ang ibig sabihin ni Panilo, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos gustong mag-pilato. Kahit at ano pa yung sabihin ninyo, ang mga ginawa ni Inday po, talaga naman pong ka-impeach-impeach. Ako nga, sabi ko nga, mga kababayan, di ba, the other day, after nasabihin ng ating Pangulo na nag-advise siya sa Congress na huwag nang isulong yung impeachment kung iniisip nila yon, kasi it is a waste of time. Sabi ko, anyway, yung Congress naman po is ako equal branch ng ating gobyerno. Pwede na nilang sundin yung ating Pangulo, pwede nilang hindi sundin. I-impeach pa rin ninyo. Di ba? Kasi po, doon pa lang sa paggamit ng confidential funds, ka-impeach-impeach na po because that is, you know, plunder, corruption. Hanggang ngayon nga po, hindi pa matagpuan, mga kababayan, kung nasaan si Mary Grace Piatos na sabi, taga Davao. 11 days na, inahanap si may patong na sa ulo. May patong sa ulo. May reward money na inilaan yung ilang mga congressmen, 1 million, para lang hanapin si Mary Grace Piatos. Sabi dito sa balita, it has been 11 days since the members of the House of Representatives offered 1 million reward for anyone who could present or provide information about a certain Mary Grace Piatos. Wala pa. Hindi pa matagpuan, wala pang lumilita. Where is Mary Grace Piatos? Pati yung chichiria po, dinamay ni Sara Duterte sa kasibaan sa pera. Yung merienda ng bayan, Mary Grace, pati si chichiria, dinamay sa mga katakawan niya sa confidential funds, mga kababayan. Pero alam ba ninyo, mga kababayan, natagpuan na yung totoong Piatos, yung manufacturer mismo, yung Rubina. Sumalubong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagsalita siya doon, mga kababayan, kahapon, yung tunay na Piatos. Mamaya ibigay ko sa inyo, mga kababayan, yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Rubina. Universal, URC, Universal Rubina Corporation. Yan o. Sabi dito sa Presidential Communications Office, demonstrating the administration's continuing partnership with the private sector towards achieving a bagong Pilipinas, President Ferdinand Marcos Jr. joins the Universal Rubina Corporation executives in inaugurating its newest flour plant in Sariaya, Quezon. Kahapon po, the URC is one of the largest consumer food and beverage product companies in the Philippines with a significant and growing presence in the ASEAN. Its flour division, or the URC Flour, is one of the top flour millers in the country with facilities that manufacture customized products fitting the specific needs of customers. The URC Flour Division Sariaya Plant being inaugurated features state-of-the-art flour milling lines with a capacity to mill 1,320 tons of flour per day. During the program, the President leads the ceremonial pressing of the button, signaling the start of plant operations. He also conducts brief inspection
of the facility. Yan po mga kababayan, ang totoong snacks. Pinasinayaan ng pinasinayaan ng ating Pangulong Bongbong. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung naging mensahe ng ating Pangulo. But before that, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow 6-0 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengsha Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Oh. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung kwentong snacks. Kasi yung ating Pangulo, bisita ng URC. Ang Robina, Universal Robina Corporation or URC, sila yung nagbibigay mga kababayan ng quality snacks sa ating mga kababayan Filipino. Nadamay mga kababayan yung isa sa mga produkto nila, yung Piatos. Nadamay sa pagwaldas ng config. Pati yung Mary Grace na restaurant, nadamay mga kababayan na isulat sa resibo para lang ma-justify yung paggastos. Kaya takang-taka yung mga congressmen, pati yung mga nanonood sa hearing ng confidential fans ni Sara Duterte. Kasi tunog snacks yung mga pangalan po sa resibo ng mga recipients. So ang tanong, ano ba niya ito? Coincidence lang or cravings? Ikaw, cravings niya, Mr. Marabilis na ano? Cravings sa sobra-sobrang kwarta. Pag lamon ng sobra-sobrang kwarta na parang ginagawa ng snacks. Kung lunukin, mga kababayan, ang Piatos. Natulad sa confidential fans ni Lunok, 11 days. 11 days na, mga kababayan, hindi pa matagpuan kung totoo si Mary Grace Piatos may reward ng 1 million. Kita ninyo? Tapos sabihin ni Panilo, gusto lang magpilato ng ating Pangulo. Kahit anong sabihin ninyo, ang Pangulo namin, walang ugaling bingatibo, hindi mapaganti. Pero si Sara Duterte, hindi man gustong ipapatay yung ating Pangulo, dinamay pa si Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez. Sama-sama ng ugali ninyo, pinagtatanggol ninyo ang ganyang uri ng tao. Imbes na iparihab na ninyo para hindi na makapanakit, lalo ninyong pinapalaki ang ulo. But anyway, mga kababayan, yan ang kwentong snacks. Ngayon, pakinggan natin yung ating Pangulo. Ayan siya po, mga kababayan. His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr., the Honorable Secretary Francisco Chu Laurel, ay yung taga-Robina pa yata ito. Conrado Estrella, our Honorable Mayor
Marcelo Gayeta and Mrs. Marivic Gayeta. Yung may-ari yata ito, opisyal. Congressman David Suarez, Honorable Vice Governor Anacleto Acleto Alcala, business partners, friends from the media, the local officials and residents of our host communities in Saraya, Quezon Province, colleagues, ladies and gentlemen. It's my honor to welcome you today as we inaugurate this new state-of-the-art facility, which represents a significant milestone in Universal Robina Corporation's commitment to advancing flour production and supporting the agricultural and food industries of our nation. This 5.4 billion peso investment is an affirmation of our confidence in our economy and the conducive investment climate created in our country by our dear President. It's also a concrete manifestation of our steadfast support to improving our nation's food securities, fully aligning to the priorities of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. and Secretary Kiko Tiu Laurel to enhance agricultural productivity and strengthening the grain sector. With the launch of this new flour mill, we are helping lay a solid foundation in advancing food production and security in our country. The addition of this new plant, which is our largest, brings our total milling capacity of the URC Group to an extraordinary 3,500 tons per day, which is equivalent to over 104,000 bags daily of flour. This achievement reinforces URC's standing as the foremost flour producer in the Philippines, helping ensure a steady supply of premium quality flour that will in turn boost food production, particularly for the communities we serve here in South Luzon. By significantly increasing our milling capacity and adopting cutting-edge technology, this facility ensures more efficient flour production, which translates to even reduced cost for our end users. This efficiency not only supports food security, but also contributes to stabilizing commodity prices, mitigating inflationary pressures, and ultimately making essential goods more affordable for all Filipino families. Thus, this new facility represents a significant step forward in building an agricultural industry that truly serves our people, consistent with the goals of our His Excellency President Ferdinand Marcos and Secretary Francisco Tiu Laurel. Moreover, it is a testimony to URC's commitment to being a responsible, forward-thinking leader within the agricultural landscape, upholding the values that guide us, prioritizing people, taking ownership of sustainable practices, embracing innovation, and advancing with agility and determination. We are dedicated to the well-being of our workforce and our host community, actively adopting practices that protect the environment, and continuously seeking opportunities for innovation and improvement. In closing, I wish to express my heartfelt gratitude to His Excellency Ferdinand Marcos Jr., Secretary Tiu Laurel, Secretary Estrella, Mayor and Mrs. Gayeta, Congressman Suarez, and Vice Governor Alcala for your presence here today and for your unwavering support as we work hand in hand towards our shared vision of a more robust economy that benefit our people and drive national growth. I also wish to thank our partners and friends in national and local government, our business partners, our supportive neighbors in Saraya, and our host province of Quezon. And of course, my hardworking colleagues from the Gokongwei Group and Universal Robina Corporation, who have all been instrumental in bringing this vision to fruition. We look forward to the positive and enduring impact of this facility as URC continues to set new standards of excellence in flour production and contributing meaningfully to the progress of our host community in Saraya, the province of Quezon, and the nation as a whole. Together, let us all embrace the opportunities that lie ahead and continue to strive for progress and prosperity. Mabuhay kayong lahat at maraming salamat po.
Si Chairman Go Kongwei yun po. Ito yung ating Pangulo. Secretary Kiko Laurel, for your kind introduction. Please take your seat. Joining us today is also taking an interest, of course, in food supply. Is our DAR Secretary, Secretary Conrad Estrella. Quezon 2nd District Representative, Congressman J.J. Suarez. Sariaya Municipal Mayor, Mayor Marcelo Gayeta. Of course, the main proponent for all that we see here today, the Universal Rubina Corporation Chairman Lance Gokongwei. Universal Rubina Corporation President and CEO, Erwin Lee. All our partners in the private sector, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Exactly 7 decades ago, the Universal Rubina Corporation made a promise to delight everyone with good food choices. Day by day, you have carried this until you have become synonymous with Filipino food and beverages that every Filipino family has come to love and enjoy. From all-time favorites such as Blend 45 and our parents drank to perk up their mornings, to the C2 green tea that teens enjoy on a hot day. Hindi lang teens, tayo lahat. And of course, you will forget pretzels that we have all indulged in our time. This only shows the mark that you have made to Filipino culture. Your commitment to producing quality food proves that we can go toe-to-toe with the best in the world. Yet, you have not rested on your laurels. Rather, you have tried to find ways to beat what you have achieved in the past 70 years. And so, today, we are here in Sariaya, Quezon, celebrating another one of your milestones. We are here to mark the inauguration of URC's newest 10-hectare flour milling plant, an achievement that will help shape the future of our food industry. In a time when every grain counts, this establishment will aid in ensuring that our people have the resources they need to nourish themselves and the future of our nation. With this new plant, the URC has positioned itself as a key player in our nation's food security, driving economic stability and innovation. Its capacity and technology will enable us to produce 3,500 metric tons of flour per day, meeting both the growing demands of the local market and the ever-increasing appetite for high-quality food on our tables. But this is not just about numbers. This facility, with its focus on efficiency and sustainability, speaks to our shared responsibility to build a stronger, more resilient future. Our gathering today is a testament to our collective resolve to address the flour production gap and to implement solutions that will respond to the growing demands of our nation. This facility's upgrades will reduce wastage, enhance operations, minimize URC's carbon footprint, and exhibit a firm commitment to innovation and sustainability. It will likewise address the nutritional needs of very many people. Every pandesal that carries us through the morning, every cake that sweetens our celebration, every bowl of noodles that satisfies us, are not mere sources of sustenance. They are also the fruits of expertise, dedication, excellence of all involved in their production, including those behind the milling process. We reaffirm our unwavering support for local manufacturers and producers, especially in the vital food and beverage sector, as we look towards a more prosperous Bagong Pilipinas. This administration acknowledges the critical role you play in advancing our socio-economic growth, boosting farm productivity, supporting MSMEs, and ensuring the food security of our nation. We will continue to create a supportive environment for our partners in the private sector through laws and agreements that promote the interests of both manufacturers
and consumers alike. To our friends at the URC, may you continue to be a steadfast partner in supplying high-quality foods, supporting local industries, creating employment opportunities for our fellow Filipinos. May your commitment to product quality and community service resonate through every sack of flour produced in this facility. Thank you, and congratulations to URC in this fruitful endeavor. Mabuhay kayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Di ba mga kababayan, napaka-inspiring ng minsay ng ating Pangulo, si BBM. Ngayon, kung si PBBM mga kababayan, nag-focus sa tunay na produktong Pilipino, ang wish natin mga kababayan, sana si Sara Duterte, yung mga resibo ng confidential funds disbursement na tunog merienda. Ingawa niya talaga, Mr. Ramilla. Merry Grace Piatos. Hindi siya po isnakabol sa transparency. Tama po, mga kababayan. Iyan ang nangyayari ngayon. Nagwawala si Sara Duterte dahil sa investigasyon ng Congress sa confidential funds. Gustong mamugot. At nangontrata na po. Nangontrata ng assassin para ipapatay yung ating Pangulo, Pangulong BBM, si Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez. Ngayon, sige ang parali. Gustong mag people power. Iwala man silang maraming people. Marami, kilikili power. Nagkakabayaran po doon sa Insas Rhine. Tapos pinagtagpi-tagpi pa yung mga picture para isipin ang mga tao. Ayan o. Nagpicture sila ng isa tapos pinagtatagpi-tagpi para magmukhang marami. Pinipiki yung mga pictures po para maingganyo yung mga tao na pumunta sa Insas Rhine. Pagpunta nila doon mga kababayan, ang marami po, mga invisible. Invisible. Nilangaw. Sabi nga doon sa nakita kong post, pati yung langaw po, mga kakilala nilang langaw din, hindi dumalo. Yan po. Boss, sabi nila nilangaw daw maisog rally. Totoo ba yon? Kahit yung mga kaibigan kong langaw, hindi sila dumalo. Ayaw madama yung langaw. Nahiya mga kababayan sa pinagagawa ni Sara Duterte. Ngayon mga organizers po, pilit na pilit sila na magpaipo ng tao. I-play ko po ito mga kababayan. Sino tong nag... Ano? 500 pesos po. Isang pirma na lang. Oo. Take pa 500 kayo. Yan o. Oh, 500 po. Ninoy. Take pa 500. Oh. Nabidyo ha. Oh. Nagkakabayaran po. Ganon kadispirado. Pero nagkakabigayan po ng 500. Yung iba naman po, kinupit pa yung 300. 200 na lang. Hindi pa makaipo ng maraming tao po, mga kababayan. Ang ginagawa nila, yung mga pictures, pinagtatagpi-tagpi para lokohin yung mga mamamayang Pilipino na... Yung kanilang age sa people power na pinaplano para iluklok si Inday ay gaining support. In your dreams, wala na po. Lusaw na ang mga supporters ninyo na 32 million. Wala nang kapag-asa si Sara Duterte na manalo sa 2028. At wala ding pag-asa na maiupo ninyo sa pamamagitan ng puwersa, pang-agaw ng poder. Kasi walang support po sa military. Walang support sa mga organizations, civic organizations. Walang support sa church. Kayo-kayo na lang ang naglulukuhan.
Tama pa. O ito si Mayor Sabdao, mga kababayan, Mayor Norman Sabdao ng San Miguel Leyte. Galit na galit po kay Sara Duterte, yung mga mayors ng Eastern Visayas. Pakinggan natin. Galit na galit po kami sa pagmumura ng Vice President sa isang dignified speaker like of Congressman Martin Romualdez. He doesn't deserve such profane language, no, or course by the Vice President. Alam niyo po, not only that, mas lalo po kaming nasasaktan sa ginawa po na active death threat ng Vice President sa speaker po natin. This is not just an affront attack or insult, no, to the dignified personality of the speaker. Ito din po ay isang insulto sa amin na mga constituents ni Speaker sa 1st District ng Leyte. Parang kami na rin ho yung hinaras, kami na rin po yung binigyan ng death threat, kami na rin po yung minura ng Vice President. Because you know, the good speaker is representing the constituency of the 1st District of Leyte. Nais po namin bigyan diin na hindi po totoo yung ibinabatong mga akusasyon sa congressman po namin dito sa 1st District ng Leyte, si Speaker Martin Romualdez, na siya po ay nangaharas, siya po ay nangingidnap. Ang akusasyon po ng Vice Presidente na kung hindi gagawin po ito ni Speaker ay talo po siya dito sa 1st District ng Leyte, ay malaking mali po yon at kasinungalingan po iyon. Napaka-dignified po na tao, napaka-kalma, napaka-diplomatic yung Speaker Martin Romualdez. Siya po'y nakikitungo sa mga alkalde, sa mga political leaders sa lokal, at maging sa mga barangay na level, at maging sa lahat ng mga constituency po namin, na ipinapakita niya po talaga, as I said, he is an embodiment of the principle of honesty, integrity, and service. Kaya ho, mali at hindi po totoo yung binabato sa kanya na namimili po siya ng butos o kaya nananakot ng tao, nagkikidnap, nag-i-influence, nag-i-intimidate. Wala hong ganun dito po sa province of Leyte. Wala pong ganun dito sa 1st District of Leyte. It's all about dignified politics ho yung umiiral sa province ng Leyte. Sinasabi ko po ito not because no na ako po ay isang alkalde ng bayan ng San Miguel Leyte, bagkos hindi pa po ako politiko, ito na po kasi yung pangyayari dito sa 1st District ng Leyte. Wala pong ganon. Napaka-peaceful, napaka-patas ng election po namin dito for congressman or representative. At hindi din po totoo na binabayaran niya yung mga kandidato. Sa bawat po election, palagi po siyang may kalaban. Hindi po basta-basta din yung kalaban niya kasi mga abogado din po sila. Subalit siya po talaga yung gusto ng 1st District of Leyte na maging representante namin sa House of the Representatives. Kaya ho, nananalo po yung Martin Romualdez na ngayon speaker po sa 19th Congress, wherein kami po dito sa 1st District at sa Kabuuan ng Leyte, we are very much proud na yung speaker nga po ay galing ho sa probinsya at saka sa distrito po namin. O ito naman po, mga kababayan, si Mayor Gina Mirillo, Mayor ng Tanawan, Leyte. Pakinggan po natin yung kanyang sinasabi. Wala namang kidnapping dito sa amin. Wala namang nag-aharas sa amin dito. Ang election dito, mahimyang. Walang trouble. Dahil we respect the speaker. Dahil alam namin ang ginagawa ng speaker para sa kabutihan ng lahat. Wala. For how many years, na 21 years ako sa politics, wala akong naririnig na ganyan. Wala akong regarding the speaker. Harassment or kidnapping or trouble in election time, wala akong naririnig dyan. Wala ang reputasyon ng ni pagsasalita ng masama. Wala yun sa lahi nila. Maganda yung breeding po ni Speaker Martin Romualdez. Hindi tulad ng, alam yun ha. Ito naman po si Mayor Remedios Pitilla, Palo Leyte. Siya ang presidente ng Municipal Mayors League doon sa province. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi.
I cannot understand why he said that, she said that. Parang uncalled for, parang hindi talaga dapat, because it's definitely not true. Kasi we know the speaker, and we know he never goes to those to the point or to the stage that like what he described. And there are no kidnappings here. There are no wala namang mga ano dito. Whenever he's here, he talks about progress. He talks about what he can do to help, and he really, we can see really his desire to be of service and to help wherever he can. Gusto kasi ito ulad ni Sara Duterte, ang acting Speaker of the House, sa pag-ugali nila. Nandadamay pa. Ito naman si Mayor Amparo Montesa, Santa Fe, Leyte. Nakapunta na ako rito, kami ni Mrs. Sa akong kakilala niya, kay politician yun ang akong asawa, bigang pa kaniadto. Huwag yung kumahinundong na may kaaway si Speaker. Kanagin mo ni Bibi Sara nga, kanang manhap bayaran, bilik ka na. Kaya during election, kanaka-experience good ko, huwag yun na sila ipanhatag ng mga pagpalit. Ito naman si Mayor Erwin Ocaña ng Tolosa, Leyte. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. First of all, itong accusation ni Vice President, nakakatawa naman yun eh. Walang mga katotohanan yan eh. Ako talagang kilalang-kilala ko si Mr. Speaker. Dahil lahat na kumandidato siya sa of his political career. Wala naman siyang kinidnap. Wala naman siyang hinaras ng mga political opposition. Lumalaban siya ng patas. Oh, walang lumalaban sa kanya, mostly, kasi alam naman, nakikita naman yung matulungin siya eh. Hindi naman niya pinapabayaan yung First District of Leyte, especially in our municipality of Tolosa. So, nakakatawa yung mga accusation ni Vice President. Walang katotohanan po. I know and we know, Mr. Speaker, na matulungin siya. Yan po si Martin Romualdez, mahal na mahal ng mga taga-Leyte. Parang yung Marcos, mahal ng mga Ilocano. Ito si Mayor Elinor Lognasin, Batbangon, Leyte. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Sa totoo lang, hindi talaga yan magagawa ng speaker, yung pagharas ng ganyan. Diba? Kasi sa pagkilala ko kay Speaker, hindi yung yung personality niya, hindi yan magmanaras yung mga allegation na ganyan. Ha, kung pagkitalagi, personalidad ni House Speaker, di rin talaga niya kaya magmando o mag-orderin suga ditong klase nga, inin pagsugo nga, pagharas, pagpakidnap o bagandiri ito niya kaya ni akon la pag-observe, pagkilala kay Speaker, diri talaga ito niya kaya nga magsusubo. Ito si Mayor Lovell Ann Castro, Angalang, Leyte. Pakinggan natin. I've been watching so many videos of VP Sara circulating online. And napaka-unfair yung mga pinagsasabi niya. She's not here for her to say all those words, all those allegations. Speaker Martin Romualdez, as I have said, siya yung naging congressman namin since 2007. I have been with politics since 2007. And ever since I started in the politics, we have different political beliefs. We have different parties, but never we have experienced any political pressure, any yung mga kidnapping, no. It never happened here in the First District of Leyte, yung sinasabi na lahat ina-arrange na wala siyang kalaban. It never happened kasi palagi nang may kalaban si Speaker Martin Romualdez. And we are just so thankful with our political leaders on top, with our governor, with our congressman,
na dito sa Leyte, peaceful ang election. We have never experienced harassment or any, as what they have said, no political pressure. And that's why parang nakakatuwa na ganito kami dito. Kasi if we will be risking our lives, if we will be experiencing all those na sinasabi ni VP Sara, ba't pa ako tatakbo? Ang bata-bata ko pa. I wanted to have a brighter future. Bakit ko pa pipiliin mag-serve dito kung alam ko na ganito yung nararanasan dito sa Leyte? So, first-hand experience, even if we are not allies ni Speaker Martin Romualdez, we have never experienced political pressure, harassment, kidnapping, or whatsoever that was mentioned. And at the same time, peaceful ang election. Peaceful ang politika din dito sa 1st District of Leyte and some other parts of Leyte. Kahit hindi kalyado, nagsalita na. Kita ninyo, gusto ninyong itulad sa inyo ang pag-ugali, maganda ang breeding po ng Marcos Romualdez na napalaki ng kanilang mga magulang ng tama. May breeding. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.